Hello, good day. I am Charis R. Landicho from Tanawan Cluster. And good day to our instructor, Ms. or Ma'am Jeneline Ola. My demo presentation is all about the ANOVA because based from my learning and also research in the through Google and also YouTube, I have a confusing of this lesson. But I hope we can apply this in our daily life. So let's go and learn. Okay, this is my demo presentation about ANOVA. Okay, ANOVA is this is the ANOVA. Okay, what is ANOVA? Paano mo malalaman kung ano ba yung ANOVA? So ang ANOVA po ay based from my research is analysis of variance. Okay, analysis of variance. This is a statistical method. The average means or of three or more groups to determine if they are different from each other. So, ayusin natin. Yan. Analysis variance. Okay? Based from the words of analysis is analyze. So, ibig sabihin ay i-analyze mo yung ating mga problem or bawat grupo sa ating pong mga pang-araw-araw nating buhay. So, at it also helps question as the differences between the groups mean meaningful or due to the random chance. Ano po ba yung ibig sabihin nun? So pag ang ANOVA po kasi nakakatulong to kung ito po ba ay totoo or hindi. Okay, kung baka'y tsamba lamang, ganyan po yung ANOVA. So meron po akong ditong here is have an scenario. Kung ano yung scenario po dito. So, bibigyan ko kayo ng problem kung saan yung pong ating scenario ay based doon sa ating pag-aaralan about ANOVA. Okay. Meron po akong scenario dito. I have here an scenario about plants. Okay. Imagine you have three different types of fertilizer. Group A, fertilizer A. Group B, fertilizer B. So you can test it. You want to know which one of the plants grow the tallest. Okay? Your plants, three sets of plants. Kasi makikita niya natin dito na may fertilizer A, fertilizer B, and fertilizer C. So paano mag-work yung ANOVA here? Okay? Paano siya mag-work? Okay, after a few weeks, you measure the height of the plants in each group. You find the average height in a group A is sa fertilizer A po ay 30 cm, fertilizer B 40 cm, and fertilizer C is 50 cm. Now, you ask, are these differences due to the fertilizer or they just random? Okay. Paano tumubo ng ganon yung ang ating mga halaman kung meron siyang 30 cm, 40 cm, at saka 50 cm? Dahil ba sa fertilizer or dahil ba sadya siyang tumubo? Ganon. Okay. Bago po natin present kung ano po talaga yung pwede nating isalang-alang dun sa ANOVA, we just have to enumerate or let's talk about hypothesis. Okay. Ano po ba yung hypothesis? O sige, ito po yung aking hinandang meaning ng hypothesis. Ano po ba yung hypothesis? Paano nagwo-work ang ANOVA sa hypothesis? So, meron po siyang dalawang
we have two hypotheses. The null hypothesis, okay, the first one is null hypothesis. Yeah. Medyo madikit po yung ating ano, pero carry lang. Okay. The first one of hypothesis is the null hypothesis. Makikita nyo po, we have here a symbol of null hypothesis. Capital H and a zero here beside. So, ano mong meaning nun? What is the meaning of null hypothesis? Is all groups means are equal. So, may equal sila lahat. Okay? Meron kayong makikita rin dito sa scenario po natin, based from the scenario we have here in the problem or the problem that we want to solve about the ANOVA. Okay? Null hypothesis. Sa ating pong scenario, there is no difference in plant height between the groups. All fertilizer are equally effective. Bakit siya effective? Siyempre, tumataas siya based from the fertilizer we have done in our plants. Okay. We have here the formula of null hypothesis. The formula of null hypothesis is HO, and also this one, may U po siya, tapos meron siyang number 1 sa katabi, equals to U0. So, anong meaning ng U nun? Ang U1 is the population mean, and the U0 is the hypothesized value of the mean. So, yun po yung dapat po nating makita dito sa hypothesis about non-hypothesis. So, meron pang isang hypothesis. We have another hypothesis. And another hypothesis is the alternative hypothesis. So, ano naman po yung alternative hypothesis? So, the symbol of alternative hypothesis are HA, capital H, and the small a here, or capital H1. So, the meaning of alternative hypothesis is at least one group mean is different. Okay, and we have here the formula of the alternative hypothesis. Okay, hypothesis. This is the formula of the alternative hypothesis. Capital HA, capital HA, and UA is equal or is not, pag ganyan pong symbol is not equal. Okay, pag ginanon. Pero pag equals lang po, ibig sabihin nun ay wala siyang ganong slash. Wala siyang slash. Pero kapag is not equal, so may slash siya. U0. Malit po na 0 yan. Kamali lang po ng pagta-type. Pero ang meaning ng UA is the population mean, katulad po ng kabila. And UA is the hypothesis value. This indicates that the true mean is different from U0, either greater than or less than. So, sa scenario po kanina, in the problem of kanina po, ay at least one group, alternative hypothesis, at least one group has a different plant height. One or more fertilizer work better than the others. So, iyan po ang hypothesis about, involved po yan sa ANOVA. Okay. Let's start how ANOVA works. O paano naman po isosolve natin ang ANOVA or paano naman gamitin ang ANOVA sa ating problem. So, alisin natin ito, hypothesis. Alam ko naman po naiintindihan nyo dyan. I will put sa video kung ano rin ang meaning noon po ha, para mas lalo natin maintindihan ang ating demo. Okay, we have here the two types of variation. So, eto po dito na nagwo-works yung na-identify na natin kanina yung hypothesis. And then, after na ma-identify natin ang hypothesis, meron naman siyang two types of variation ang ANOVA po natin. Yan. Two types of variation. Between group variation. Yung number one po natin ay between group variation. So, makikita natin ang between group variation
also known as between group variability or between group sum of squares, is a key concept in analysis of variance. Okay, ito po yung formula, makikita nyo. X squared equals the sum, ito po total sum yan ha, or average sum. Tapos, close parenthesis, open parenthesis, m minus x, close parenthesis, squared over m. So, mamaya makikita natin yan, kung paano natin gamitin. It measures the variability or difference in the means of different groups or treatments in an experiment. Okay. So, meron din pong pagkakaiba ito. So, pag halimbawa, tinotal natin ang mga ating average, ang plants natin, makikita natin yung between group variation po natin. Difference between the average plant size in each group. Okay, kanina po, nagkaroon tayo ng average heights. Nagkaroon na po ng analyze sa ating pong height ng ating plants. 30 cm, 40 cm, and 50 cm. Paano nakuha ito? So, mamaya natin ipapaliwanag how to compute this 30 cm, 40 cm, and 50 cm. So, doon sa between group variation po natin ay atin pong tatalakayin yung average heights ng ating kung paano nakuha. Okay? So, sa atin naman pong within group variation, ito po yung pangalawa, two types of variation. Una, between group variation, and the second one is within group variation. So, ito po yung formula na nakita ko based from my research. SSW equals open parenthesis, x, tapos ij maliit dito, minus xi, close parenthesis squared. Okay, within group variation refers to the variability or difference in a particular measure or characteristics among individuals within the same group. In statistical terms, is the extent to which individuals in a group differ from each other. So, differ, ibig sabihin, laging may pagkakaiba, minus, mga ganyan. This concept is important in various fields, including statistics, research, and data analysis. So, ibig sabihin, pag within kasi sa loob ng grupo, kung ano po ba yung result noon. Yung between group kasi, yun yung pangkahalatan. So, pag within group naman po, sinasabi natin sa loob. Sa scenario natin kanina, differences with each group, bawat grupo nung nasa loob nun. Some plants in group A might be taller or shorter than in the same group. Yan. So, ito po yung two types of variation na intindihan naman po natin. So, let's talk about another ANOVA represent. Okay, the F-test, yan. Dito na po natin malalaman yung ating mga analyzed variations po natin, no? Sa ating pong the F-test. O, ano naman po yung F-test? What is F-test? So, ito po yung ating ano. Masyadong madikit tong ano na ito. Okay, the F-test. Okay, the F-test refers to statistic test used to determine if there are significant differences between the means of multiple groups. Okay? Ang F-test po ay ito po yung ano, variation, yung bawat between, kapag ang between group variation ay mas mataas kaysa within group variation, ipinapakita ng ANOVA na ang pagkakaiba sa taas ay maaring dahil sa pataba at hindi lang dahil sa chamba-chamba lang. Okay, ito po yung ating F-test formula. F equals between group variance over within group variance. Okay, sabi ko kanina, yun po ay makikita natin yung pagkakaiba ng dalawa. So, i-divide lang, napakadali. If the p-value from the F-test is below a certain threshold, usually 0.05, we reject the null hypothesis and conclude that at least one fertilizer is better. Yan, ito po, tandaan natin formula, napakahalaga po niyan, ha? So, dun po sa ating example ng ating pong demo,
or presentation or scenario, meron sasagutin na po natin. We have to do solve the problem. Okay, kasi na-analyze na po natin or na we have just discussed what are the factors of ANOVA, what is the yung nilalaman ng ANOVA. So here is our problem. Meron tayong problem dito mga madam. Mga sa ating pong mga nanonood diyan, mga ma'am or sa mga student na ito po eh kasi akin pong ding i-coconnect sa ating pong YouTube. So, maaring magkaroon sila ng idea ng mga estudyante po dyan. Napaka-simple lang po yung aking ginawa. So, ayoko na po ng paikot-ikot. Ganun din naman. Okay? So, sa ANOVA po natin, sa mga nanonood natin dyan, student or anything that nandyan sa panonood natin, nilagyan natin tip dito para hindi. Yan. Based po to sa research ko mga madam ha. Ito po yung based research ko. Napaka-simple. Yan. Sorry po sa sinasabi kong madam. Nagla-live selling kasi ako. So, for now, we just talk about, we have collect data from three groups of plants with different fertilizer. Yung kanina sinabi ko, fertilizer A, fertilizer B, fertilizer C. So, how we compute the average or the ANOVA here. So first one, we just calculate how much the plant heights differ within each group. So group A, ang group A po natin, based from the scenario or the problem, as a group A, meron siyang tatlong group, 30 centimeter o tatlong plants. So tumubo siya, nag-grow ang group A ng 30 centimeter, 32 centimeter, and also 28 centimeter. So, kukompute natin dito yung range. Okay, yung range. So, how do we compute the range? Just compute the difference of the highest group to the lowest plants, yung pagtaas niya ng plants. So, 32, ito yung highest natin, 32, minus the smallest one, 28 centimeter. So, anong pag minus mo yan, is all, lumabas siya ng 4 centimeter. So, yan ang range ng ating pong group A. So, another one is group B. Yan, group B. So, tumubo o nagkaroon ng halaman na tatlo, so 40 centimeter, 38 centimeter, and also 42 centimeter. Ang range po nito, o paano pag-compute ng range? Siyempre, we just get the highest or the tallest uplands here, 42, and we minus it or difference it in 38, the smallest plants in group B. So, ang sagot po ay 4 centimeter. Napaka-easy, di ba po? Group C. Group C, we have plant here 50 centimeter, 48 centimeter, and also 52 centimeter. Kukunin ulit natin ang range, 52 minus 48 equals to 4 centimeter. So, meron tayong 40 centimeter, 4 centimeter here. Yung taas ng pinakamataas, 52, ima-minus sa pinakamababa, so ito ay 4 centimeter. So, for all groups, the range is 4 centimeter. So, range niya ay magkakapareho. So, magkakapareho siya ng 4 centimeter. Yan po ang ating calculate how much plant heights differ from within each group. So, within. Ha? Within. Yan. Tandaan po natin yung within. So, another one problem na we just have to solve is calculate how much. O, alisin na po natin. Nakita na natin yung range. Kung within group. Differ from within group. Ang range po niya, ay tandaan po natin, 4 centimeters. So, they are all equal. Okay, ang range niya ay equal. So, another one problem is calculate how much the plant heights
differ from each other. Magkakaiba naman. So, wala tong tape. So, lalagyan natin ng tape. Yan. Magkakaparehas na naman kung ano naman yung pagkakaiba niya. Okay, nakita natin kanina within group. Okay, ito naman, ang makikita naman natin ay average height. Yan, kanina po, we just see kung paano natin nakuha yung kaninang 30 cm, 40 cm, and 50 cm. Yan. Ang pangalawa po natin gagawin, kasi step by step po ito ng ANOVA eh. Okay? Paano yung ANOVA? Steps by step. ANOVA process. Okay. Then the another one, calculate the average of the average height for each group. Calculate the average height for each group. Okay, yun namang average. Pag sinabi pong average yan, tandaan nyo yung total. Okay, total. Kung ano yung pinaka-total. Oh, height naman yung taas. Okay, ang group A, so meron tayong group A, 30 cm kanina. Nakita nyo, 30 plus 32 plus 28. I-divide natin yan sa 3. Yan. Tandaan nyo po ito sa mga estudyante or sa mga nanonood dyan. Kapag average po lagi yung hinahanap natin, ipa-plus lahat ng ating mga numbers bago i-divide kung ilan silang lahat. Okay? So, i-divide na ito, 30 plus 32 plus 28 is equal to 90. So, di-divide natin to sa 3. Kasi tatlo siya, 1, 2, and 3. So, kaya dinivide to ng 3. 3. Yan. Ang sagot, kanina, di ba, nag-30 cm tayo? 90 divide 3 is equals to 30 cm. Yan ang average height ng group A. Ang group B naman, meron po siyang total or height ng kanyang mga plants ay 40 plus 38 plus 42. So, ang sagot ay 120. I-divide natin sa 3. Kasi tatlo ulit siya. Pero pag apat siya dito, automatic, we just divide it by 4. Okay? So, ang average height niya, 120, i-divide natin sa 3, equals to 40 cm. Understood? And then, another one is group C. Paano naman natin matutukoy ang average height ng group C? So, kanina may problem tayo, 50 plus 48 plus 52 is equals to 150. I-divide ulit sa 3. So, pag 5 to, syempre, di-divide natin sa 5. Pag 5 ang ating mga halaman. So, 150 divide 3 is equals to 50 cm. Yan ang mga height ngayon ng bawat grupo. Group A, yung kaninang ating problem, kung paano tumubo siya ng ganong kalaki, 30 cm. Group B, 40 cm. Group C, 50 cm. Another one problem, na step by ANOVA process, is, okay, tapos na natin to ha, calculate the average height for each group. Okay, eto po mga estudyante na nanonood dyan. Sorry talaga, lagi na akong madam. Naalaala ko yung pagla-live selling ko. Sorry for that, Ma'am Jeneline. Okay, ma'am. The another one, we just have, okay, eto po. After nating matukoy yung ating pong height, average height, syempre, kukompute din po natin yung ating range. Second, calculate po natin variance kasi na-compute na natin yung ating range. Variance naman po. Napakahalaga nung variance po natin. Kasi may range na, within po yung group ha, yung pong within variation po yan. Ang ating pong kanina range within group. Ito naman, ikakalculate naman natin ang ating variance. Okay? Measures how much the data points in a group.
differ from the group mean. Yan. Sumusukat po ito sa kung gaano kalayo yung bawat halaga po ng average ng grupo. So, nakita na natin yung average kanina. So, ito, ipapakita naman natin yung mean or variance po ng ating mga halaman. Yan. Ang ating halaman, ma'am, yung ating mga halaman, makikita po natin dito yung variance. Yan. Ito po yung formula kanina natin, nakita natin na formula sa variance po natin. Okay? We just have here paano makuha ang ating pong variance. Okay, sa pan-tape. Yan, ang variance po natin, okay, ito yung group A po natin, nakuha natin yung average po ha, ito yung mean average po, 30 yon ang average. So, ang gagawin po natin para makompute natin ang variance, I will just have to repeat to minus it, or different it. So, 30 kanina sa ating CM, 30 natin sa halaman, ima-minus natin sa mean, 30. So, squared by 2 plus, ganun din, 32 kanina, minus natin sa 30. So, ito po yung ating problem kanina. Okay. Ito po, makikita po natin dito, 30 centimeter, 30 minus the mean, 30. So, ito kasi yung average. So, kaya ito ay nilagay natin dito. Plus, 32. Makikita naman natin dito, 32. Nilagay natin dito, minus the average. Of close parenthesis, squared. Then, 28. Makikita natin, 28. Minus 30, the means. Okay? Average. Squared. Divide 3, minus 1. Yan. So, kaya po natin minus yung 1 dito ay dahil po sa ang bawat pong grupo ay ating pong minus average. Kaya naging 3 minus 1 yan, ha? So, 30 minus 30 is equals to 0. So, squared by 2. Ang squared, pag tinimes natin ang 0, 0 times 0 is equals to 0. Kasi squared siya. Plus, 32 minus 30. So, 32 minus 30 is equals to 2. Sagot po niyan ay 2. Bakit naging 4? Siyempre, 2 times 2 kasi squared siya. Kaya nakalagay dito ay 4. Ganun din dito po. 28 minus 30 is negative naman. Negative 2. Negative 2. Squared ng negative 2, siyempre, positive 4. Kasi negative 2 times negative 2 is positive 4. So, pagka magkaparehas yung kanyang integers, ay automatic positive po yan sa multiplication. Okay? So, pagka magkaiba naman, pag magkaiba integers, halimbawa ay positive integers times negative integers, ang sagot po lagi nun ay negative. So, yan po ang rules dyan sa integers. Okay? Divide 2 kasi minus natin yan. 0 plus 4 plus 4 is equals to 8. Divide 2 equals 4 centimeter squared. Yan. Sa group B naman po, ang mean ng pong group B natin kanina sagot, average ay 40. So, ating pong ima-minus yan bawat 40 sa ating pong variance. Okay? Para makuha natin yung variance. 40 minus 40 is equals to 0. Kasi, hindi pala. Ito ba po, 40 minus 40 is 0 times, at the squared to, 0 times 0 is equals to 0. Kaya 0 yan. So, eto naman, ipa-plus ulit natin, 38 minus 40 is negative 2 times negative 2 kasi squared, kaya taging positive 4. Plus, 42 minus 40 is 2. 2 times 2 kasi squared ulit, 4. So, ganun ulit. 0 plus 4 plus 4 is equals to 8. Divide 2 is 4 centimeter squared. Okay. How about group C? Ganun din po. Ang mean or average po na nakita natin kanina ay 50 centimeter. So, ang variance na kukompute natin, ima-minus siya
sa 50. Okay? 50 minus 50 is 0 times 0 ulit kasi squared equals to 0. 48 minus 50 is negative 2. So, negative 2 times negative 2 kasi squared siya ulit, positive 4. So, ito naman, 52 minus 50 is 2. So, 2 times 2 equals to 4. Ganon din ang sagot. Ang kanya pong sagot ay 4 centimeters squared din. Katulad ng group A, group B, and group C. So, ano ang ating ano po dito? Conclusion. For all groups, the variance is 4 centimeters squared. So, ibig sabihin, ang range po natin ay pareha-parehas. So, ang variance din natin ay pare-parehas. So, let's continue with the conclusion or comparing to the other groups. Okay? Alisin na po natin to dahil na-compute na natin ang variance. Okay? Alisin na natin. Okay, last po sa atin dito ay conclusion. Conclusion po natin. Or, syempre, doon pa rin sa step-by-step na ANOVA process po natin. Okay? So, lalagyan ko ulit ito ng tape. So, ang last question po or solving in ANOVA is compare the variation between the groups. Kasi within groups natin, na-explain na natin, ito naman, between the group. Okay? So, ito po yung kanina. Ito po yung average natin. Group A is 30 cm, group B is 40 cm, group C is 50 cm. So, the mean, pinag-compare natin ha, the mean can be seen to vary by 10 cm across each group. So, meron po sa bawat grupo ng 10 cm ng pagkakaiba nila. Paano malalaman sa 10? Siyempre, 50 minus 40 is equals to 10. 40 minus 30 is equals to 10 centimeters. So, ang bari niya ay ang pagkakaiba ng taas ng halaga ng bawat grupo, siyempre, yung range or variance ay gamit na pare-pareho. Kita niyo na kanina, 4 centimeter sa lahat ng grupo yon. So, compare naman sa variation between the groups, ay ihambing natin ang pagkakaiba ng variation sa pagitan ng mga grupo. Kailangan natin atingnan yung pagkakaiba ng mean or average po sa mga pagkakaiba ng taas ng halaman mula sa iba't ibang grupo. So, meron siyang 10 cm. Kita po nyo dyan, 10 cm kanina nang explain ko po. So, ang lahat po ng taas ng halaman ay may maliit na pagkakaiba sa loob ng bawat grupo. Dahil ang kanya pong variant ay 4 cm, variance po niya 4 cm squared para sa lahat po ng grupo. Ngunit kung may malaking pagkakaiba sa pagitan ng grupo dahil po yung average ng taas niya ay nag-iiba naman ito sa 10 cm mula sa grupo A, B, and C. Yan. Height naman po ang pagkakaiba nila. Pero pareha sila ng range and variance po ng ating, tawag dito ating pong mga group. Okay? Or by comparing group. Okay, again, by comparing groups with this method, ANOVA helps you determine whether observed differences in the means are equal or are real or just due to chance. Okay? Na ibig sabihin noon ay yung mga differences natin kutubay tunay or hilahula-hula lang, random, may pagkakaiba din na tsamba lang ang pagkakahula mo. Kaya nga po merong ANOVA. Okay? Because of ANOVA, we help analyze the variance or analyze the problem we had in our everyday life. So, yan pong aking pong demo about ANOVA. So, tandaan po natin ulit, by comparing groups with this method, ANOVA helps you to determine the difference, okay, whether observed differences in the means are real or just due to the chances. Okay, ANOVA helps us to analyze the variance or the problem we had.
Okay, thank you po. At I hope you learn a simple way of ANOVA. So marami pa rin po yung ang process ng ANOVA, pero ang akin pong ginawa talaga dito, very simple ng para po sa lahat ng mga estudyante dyan nakikinig, para kahit po paano, may pumasok sa isip nila ang meaning ng ANOVA. Okay? Salamat po, Miss Ma'am Jeneline Ola. This is my demo presentation. I hope you know that my demo presentation is good or not. Just PM me. Okay, thank you. Bye, and have a nice day. God bless.